Napayak na nga lang ang batang fan na ito matapos ngang gawin ito sa kanya ni LeBron James. Pero bago yan, i-update muna nga tayo sa team ng Los Angeles Lakers. Balita dito na sila nga daw ay nag-contact. Nagsagawa nga daw ng Toro background research kay Christian Wood sa tulong ng kanilang coach na si Darvin Nam, si Andre Davis at pati na rin ang kanilang assistant. And well mga idol, alam nyo ba, noong 2021 ay sinabi nga ni Andre Davis na kilala niya nga daw itong si Christian Wood dahil naglaro sila sa New Orleans na magkasama. At kanya nga raw tinulungan itong si Christian Wood about sa mga moves, kumbaga tinuruan, minentor ni AD, ito nga si Wood. Kaya nga ngayon ay nalilink ang team ng Los Angeles Lakers dito nga sa player na si Christian Wood dahil may mga connection nga sila and ang Lakers naghanap din ng sentro. And itong si Christian Wood ay sentro. Kaso may problema nga daw na dala, may problemang hatid itong si Christian Wood mga idol sa mga NBA team. Naro-rumor kasi mga idol na medyo lagi rong problem itong si Christian Wood at lagi nga daw nagko-complain kung saang NBA team siya mapunta. Kaya nga mga idol, yan ang eksplenasyon kung bakit itong si Christian Wood na nag-average ng almost 17 points per game on 37% shooting sa 3-pointers ay wala pa rin NBA team. Nag-aalala ang mga NBA teams na ito na baka maka-apekto nga ng hindi maganda si Christian Wood sa kanilang locker room. So ngayon nga ay makikita natin at matututunan natin dito sa sitwasyon ni Christian Wood na kahit gaano ka pangakagaling mag-basketball, kung ikaw ay may attitude problem, ikaw ay locker room problem, kagaya ng balita about dito kay Wood, ay mag-hesitate pa rin talaga ang mga NBA teams na kuhanin ka. Hindi lang nila pinapahalagahan ang galing mong sa basketball, kanila ring pinapahalagahan mga idol ang ugali mo, ang iyong locker room presence at pati na nga rin ang epekto mo sa chemistry ng team. At ngayon nga, itong si Christian Wood na nanggaling sa $14 million salary a year sa Dallas Mavericks ay ngayon pinag-uusapan na lang na minimum deal na lang ang ibibigay sa kanya ng mga NBA teams, 1 to 2 million to 3 million per year. So big lesson nga para sa mga NBA players ito mga idol, ng ugali ay factor din sa pagiging isang NBA player. At ngayon nga ay ating pag-usapan itong pagpapayak ni LeBron James sa isang batang babaeng fan. Well, mukha ngang naligaw itong si LeBron James sa lugar ng Puerto Rico mga idol. Bigla ngang may video clip na lumabas na itong si LeBron James ay nasa Puerto Rico. Bali-balita nga mga idol na ang dahilan nga daw ng pagpunta ni LeBron sa Puerto Rico ay nagbabakasyon lamang siya. At mukhang na-miss agad ni LeBron James ang larong basketball sa kanyang vacation dahil nag-pull up nga siya sa isang finals game doon. Kumbaga PBA finals yata ito sa atin mga idol. And ginulat ni LeBron James ang lahat ng fan kasama na nga rin ang isang batang babaeng fan na ito na naging special pa nga ang kanyang interaksyon sa kanyang idol na si LeBron James. Panoorin natin ito. So imagine nga mga idol, it's another day at ikaw ay manonood lang ng finals sa inyong local basketball league. And then makikita mo bigla si LeBron James. Talaga nga namang ikagugulat nating lahat yon, kagaya ng pagkagulat ng mga Puerto Rican fan na ito.